So, betta fish guys, pwede natin siya mag-bridge sa ganito kalaki na breeding tank. Guys, tingnan nyo yung mga betta. Malalaki na yan guys, yung mga almost 1 month old na yan ng mga betta. Ang advantage kasi nito guys, pag dito ko sila rin-breed, dito na lang lalaki yung mga. Guys, welcome back to Palawan Ornamental Fish Hub. And ngayon guys, mag-breeding tayo ng aking mga betta. And after mag-breeding ng betta, check natin yung aking mga guppy and mag-feeding din tayo sa kanila dito sa aking munting ornamental fish farm. Ito yung gamitin natin guys na breeding tank, yung malaki. Tsaka ito. Ito guys, so may mga dumi-dumi pa. So linisan muna natin 'to bago natin i-breed dito yung mga betta. So, since guys, kulang tayo dito ng space, ito, lilipat natin dito eh, para magkaroon tayo ng space dito. Malinis na yung breeding tank natin. Ngayon, pakita ko sa inyo yung dalawang female saka dalawang male na mga betta na i-breed natin. Lipat ko muna dito guys yung dalawang male para mapakita ko sa inyo at saka lagyan muna natin to ng tubig. Ang iniisip ko guys, kung dito tayo sa baba mag-breed or dito sa taas. So, siguro ibaba na lang natin to, then akyat natin doon, dito. Kasi dito tayo mag-breed sa taas. Yan, ito ibaba na lang natin. Tank. Ngayon, lalagyan na natin ito ng tubig. Ito na guys yung male na betta na gamitin natin sa breeding. Ito siya ay super red na male. Lipat na natin dito sa display tank. At ito na rin guys yung pangalawa na male natin. So, lipat na muna natin ito sa display tank. Bukasan muna natin ang tubig. Kasi medyo madami yung tubig na lagay ko. Buwasan muna natin. Ito na guys yung dalawang male na gagamitin natin sa breeding ko. So ito guys ay full red na male. Ito din. Yan. So mga ganda yan na male guys. Red yan sila. So ito na guys yung female na gagamitin natin. So ito dumbo ear na female. At ito naman ay koi na female. So magkocross tayo ngayon guys sa full red na mga males. So guys yung female na dumbo ear, last time kusa lang to nag lay ng egg. So hindi na buo, hindi na fertilize kasi walang male. So ngayon ito in condition kusa and ngayon ito gagamitin natin for breeding. Yung female kasi guys na betta, kapag hindi natin sila na breed or lagi lang natin sila pinapakain, eh mag-develop yung egg sa kanilang tiyan. And later, no, may panahon talaga na kusa lang siya mag-lay ng eggs kahit walang male. So, from time to time, kailangan i-breed natin sila.
muna guys, ilipat natin yung main dito sa breeding tank. Sinet up po. Ayan. Itong pangalawang male, lipat na rin natin. Guys, dadagdagan natin to ng tubig. No, hanggat dito yung tubig. Ayan, mataas. Ito din, hanggat dito din. Ayan. So, ngayon, dadagdagan natin. Ito na guys yung tatlo klaseng dahon na ginagamit ko sa aking beta breeding. So una guys, dito ay dahon ng saging. So ang saging guys, maganda to pang condition ng tubig at maganda din to ginagamit ko sa pagbreeding ng beta. Pangalawa guys, ito dahon ng Indian almond. So itong Indian almond guys, matagal na talaga to ginagamit sa pag-condition breeding ng mga beta. So dapat meron kayong Indian almond leaf katulad nito. And lastly guys, ito dahon ng mulberry. So, ito guys yung mulberry, ayan, maganda to. No, ginagamit ko talaga to lagi sa aking mga beta breeding. Ayan, na-transfer ko na guys yung mga males. So hayaan muna natin to dito ng 30 minutes. So ngayon gagawin natin ay lalagyan natin to ng mga dahon, okay, tatlong klaseng dahon. Ngayon ilagay na natin yung Indian almond leaf. Ayan, so dalawang piraso lang. So dito lagyan din natin dalawa. So tama na yan siya guys, no, na magkaroon ng kulay ang tubig, okay. So ito brown, medyo mag brown ang tubig. Sunod, lagyan na natin ng dahon ng saging. So ito din, dahon ng saging. Maganda din yan, pa-condition guys, yung dahon ng saging. Itong mulberry leaf guys, mas mabilis magkaroon ng beneficial bacteria ang inyong tubig, okay, kapag nilagyan nyo ng mulberry leaf. So mapansin nyo yan guys, kasi itong mulberry leaf, mabilis malusaw, no? Parang mayroong kumakain sa kanya na mga maliliit na mga creature sa tubig. So yun na rin yung magsiserve na pagkain ng mga beta fry kapag ang egg nag-start na ma-hatch. And lagyan na rin natin dahon ng mulberry. And so dalawang dahon lang din ng mulberry. Yeah. Ang dahon ng mulberry guys, maglutang lang yan sa tubig, hindi siya malubog sa tubig. While ang dahon ng saging saka almond leaf, maglubog yan sa tubig. So ito sa tank na to guys, yan dahon ng Indian almond. And ito naman dahon ng mulberry. Yan, sa taas lang siya and ayan, medyo nalulusaw siya. Same din dito guys, yan dahon ng saging and dahon ng mulberry. Yan. So ito guys, marami na yung mga beta fry dyan. And ito din, ayan, mayroong dahon ng mulberry. Ayan, unti-unti nalulusaw. Dahon ng saging, saka dahon ng Indian almond nandun sa ilalim. Ito, marami na rin tong mga beta fry. Ngayon guys, ilagay na natin yung female. So ito siya guys, oh. Koi female. Yan. So hindi masyado siya maganda, pero ang genetic nito is koi. Ngayon, lagay na natin dito. Yan. And sunod, lagay na natin tong dumbo ear na female. Itong dumbo ear guys, malaki na rin ang tiyan. Condition ko na rin to. Yan. And last time ito, pusa lang siya nag-breed. And hindi naman nabuo kasi walang male. So, ayan. Ayan na sila guys. Nagko-courting na sila. Same din dito. Ayan, nag-flare na yung female sa male. Okay. Ah, yung male pala nag-flare sa female. Ayan, na-attract na yung female na mag-breed. So, sa breeding ko na to guys, ng beta, hindi ko na siya nilagyan ng vent, no? Or kinulong yung female
And after the next day, pwede ko na i-release yung female kapag nag-start na mag-create ng bubble nest ang male. Pwede naman yan guys, no, na i-breed natin directly, no, kahit hindi na natin ikulong yung female, provided na malaki yung ating breeding tank. O, katulad nito, malaki, mas malawak yung takbuhan ng female. And kapag sinasaktan kasi siya ng male, pwede siya magtakbo-takbo and pwede siya magtago dito sa mga dahon. So no need na tayo maglagay ng vent, okay, na pwede ikulong natin yung female. So later mag-start lang yan, mag-create ng bubble nest yung male dito sa mga dahon na to. Yan, probably the next day, yan, mag-start na yan mag-create ng bubble nest itong male na beta. So yan guys, napansin yun, medyo nagkasakitan yung male saka female dito. Yan. Anyway, normal lang yan na ano guys, no, na courting ng beta. Yan, normal lang yan. And yan, nagsa-start na, nagkikreate ng bubble nest yung male. Guys, don't forget to click like and share this video. At kung bago pa lang sa channel ko, at kung gusto mo malaman ang updates ng aking beta breeding, don't forget to click the subscribe button. So guys, ang pinapakain ko lang sa mga guppy ko. So gusto-gusto ng mga guppies yan guys. Ito din. Yung mga guppy dito guys, dumadami lang na dumadami sila. Yan. So later i-share ko sa inyo guys kung anong mga nilalagay ko dito sa tubig para maganda yung quality ng tubig saka mas mabilis dumami yung mga guppy. Ito dito guys, puros lang yan mga tiger guppies. Yan, so ito lang. Oh, dalawa sila. Yung isa yan na ito yes. Yung pinagusto ko na last na fish. Yan yung pinamaliit na yan. Mm-hmm. Yan yung gusto ko na fish. Okay. Pina-favorite ko yan. Guys, yung aquarium na binigay ko sa anak ko. Ayan, so. Ayan. So, ano yung isda mo dyan? Yung isa ay angelfish. At yung isa pa lang guppy. Yung isa ay tiger guppy. Gusto mo yan? Guwapo-guwapo na fish ko. So guys, another set ng setup ng aking tiger guppy breeding. So ito guys, mga guppy din dito, RDSS. Saka ito naman ay mga albino blue tupas na mga guppy. Naman guys, yung aking guppy din. Guppy breeding din to guys. Kung mapansin nyo guys, dito ay kulay green ang tubig. And ayan guys, yung marami ng mga fried. Dito na guppy ay albino full red guppy. And so hinayaan ko lang dito guys, no, green yan ang tubig. And so ang iniisip ko guys, ang next ko gagawin, mag set up din ako dito ng green na tubig and lalagyan ko rin ng guppy. And ang ilagay ko naman dito ay yung albino blue tupas. Ayan guys, so marami, no, kami na anak yung albino full red ko. So ngayon, kainin natin to. Yan guys, yung albino full red na female tsaka male. With dalawang female ang nilagay ko dito tsaka isang male. At ngayon, ayan, nag-start na manganak yung mga females. Ayan guys, yung dami. Albino full red.
So ayan guys, just keep on tuning, and kung bago ka lang sa channel ko at hilig mo mag-breed ng iba't ibang klaseng ornamental fish, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Thank you so much for watching and see you on my next adventure.